siyang pangalan at Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ikalawang pagkakataon, ipaalam ni Jesus sa kanyang mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Samantalang nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-aalay ng sariling buhay para sa sanlibutan, nakatuon naman ang mga alagad sa pangahagad ng kapangyarihan. Para kay Jesus, ang batayan ng tunay na kapangyarihan ay ang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa maliliit at mga maralalita. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang kinabuhihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos abang makapangyarihan sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukan natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagabagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong, ang sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon
ang kaguluhan at lahat ng uring masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwirang ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at sa pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin ang kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman nito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagtitipon bilang isang komunidad, bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayon pong 25 linggo sa karaniwang panahon. At nais ko pong simulan ang ating pagninilay sa umagang ito sa simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang gustong maging dakila? Ay wala. Ano? Walang gustong maging dakila. Who among you wants to be the greatest? Meron po ba? Iilan lang. O baka hindi natin naiintindihan yung salitang dakila. Ano? Sa panahon po natin ngayon, yan po ang panawagan sa atin ng mundo. Tinatawagan po tayong maging dakila sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. At kapag pinag-uusapan po ang salitang dakila, ang namumutawi po dito ay dapat sa lahat ng aspeto, ikaw ay nasa ibabaw. Ikaw ay nasa itaas. You are always on top. Kaya nga ikaw ay dakila. Pero kung tutusin mga kapatid, iba ang dakilang itinuturo ng mundo sa dakilang tinuturo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung ang mundo tinuturo na dapat ikaw ay laging nasa ibabaw, ikaw ay laging nasa itaas, ang tinuturo ng pagiging dakila ng Panginoon ay iba. Tatlong bagay mga kapatid. Una, sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagtuturo sa kanyang mga alagad. At anong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Papatayin si Jesus, ipagkakanulo. Sinabi niya sa kanyang mga alagad. Pero pansinin natin yung mga alagad ng Panginoon. Hindi binigyang pansin kung ano ang kanyang sinabi. Bakit? Dahil nakatuon sila doon sa katanungang sino sa atin ang pinakadakila. Sa madaling salita mga kapatid, ang pag-aasam sa kadakilaan, walang masama. Okay lang naman na mag-asam tayo na maging dakila sa mundong ito. Pero kung ang pag-aasam sa kadakilaan ay magiging hadlang upang tayo ay magkaroon ng malasakit sa kapwa, parang mali iyon. Kung yung pag-aasam natin sa kadakilaan ang pumipigil sa atin upang makinig, tumulong sa ating kapwa, parang mali ho yun. Sa mundo natin ngayon, marami ang pinapalakpakan dahil sa kanilang kadakilaan. Pero tanungin natin, yung kadakilaan bang tinuturo sa atin ng mundo ay pagkakaroon ng malasakit sa kapwa o basta lamang nakatuon sa sarili? O baka lamang ang tinuturong kadakilaan ng mundo, maging makasarili ka? Pero mga kapatid, ang tinuturo ng mahal na pong Jesus Nazareno, kung gusto natin maging tunay na dakila, dapat meron kang malasakit sa kapwa. Okay po ba yun? Parang ayaw ninyo. Walang dakila na makasarili. Kundi ang isang taong tunay na dakila, marunong tumingin sa pangangailangan ng iba.
if you want to be the greatest, have that concern to your neighbor. Pangalawang bagay, nung ipinapaliwanag ng Panginoon ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad, sinabi dito, hindi nila maunawaan ang kanyang sinasabi. Bakit kaya hindi nila maunawaan ang kanyang sinasabi? Dahil minsan, ang pagiging dakila pumipigil sa atin na maunawaan ang kahulugan ng ating buhay dito sa lupa. Minsan po ba natanong nyo na sa sarili nyo, ano ba ang kahulugan ng buhay ko? Ang kahulugan ba ng buhay ko ay manira na lang ng buhay ng iba? Ang kahulugan ba ng buhay ko ay manchismis na lang ng buhay ng may buhay? Ang kahulugan ba ng buhay ko ay mangutang at hindi magbayad ng utang? Ang kahulugan ba ng buhay ko ay maingit na lamang sa kapwa ko? Pero tandaan natin mga kapatid, sa tulong ng ating karunungan, tinuturuan tayo at ipinapaalala sa atin na ang kahulugan ng ating buhay ay magpakabuti, gumawa ng tama. Sa madaling salita mga kapatid, ang pagiging dakila ay hindi lamang pagkakaroon ng malasakit, kundi ang pagiging dakila ay yung kakayanang gumawa ng mabuti at tama. Mga kapatid, sa mundo na kung saan marami tayong pinagpupurihan, pinapalakpakan dahil sa mga natamu nilang mga awards, natamu nilang parangal. Pero ano ba ang kasukatan ng pagiging dakila? Hindi sa taas ng pinag-aralan, hindi sa kayamanan, hindi sa ari-arian, kundi sa kakayanang na gumawa ng kabutihan. Kung gusto natin maging dakila, gumawa tayo ng kabutihan. Dahil yan ang kahulugan ng ating buhay. The purpose of our life is not just simply to live, but the purpose of our life is simply to do what is good. Okay po ba yun? Buti pa yung mga estudyante ko sumasagot. Okay po ba yun? Panghuli, no? Sabi doon sa ating ebanghelyo, at si Jesus ang nagsabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na bata, tulad nito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang pinakadahilan kung bakit ipinahiwatig ng Panginoon sa kanila ang kadakilaan, dahil gustong ituro sa kanila ng Panginoon na ang kadakilaan ay paglilingkod. Sabi ko nga ho sa inyo kanina, ang mundo natin ngayon, ang tinuturing na dakila ay yung nasa taas. At kung ikaw ang nasa taas, nangangahulugan, ikaw ang pinaglilingkuran. Pero mga kapatid, sa turo ni Jesus, ang tunay na dakila ay ang taong hindi pinaglilingkuran, kundi siya mismo ang naglilingkod. At ang taong tunay na naglilingkod, saan nagmumula ito? Saan nakaugot ito? Sa kapakumbabaan. Walang naglilingkod na mayabang. Walang naglilingkod na mapagmataas. Kundi ang tunay na naglilingkod, nagpapakumbaba
at ang taong tunay na nagpapakumbaba, saan nakaugat? Sa taong nagmamahal, sa taong umiibig. Walang nagmamahal ng mayabang at walang naglilingkod na mayabang, kundi ang paglilingkod nakaugat sa kapakumbabaan. At kung ikaw ay mapagpakumbaba, tunay na nating masasabing ikaw ay dakila. Kaya mga kapatid, walang masama po na maghangad na maging dakila. Kung hahangarin natin ang pagiging dakila na kagaya ng ginawa ng Panginoon. Ang pagiging dakila, dapat may malasakit. Ang pagiging dakila, dapat nakakibat ito ang paggawa ng kabutihan. Ang pagiging dakila ay kakayanang maglingkod. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ipanalangin po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na ang bawat debotong sumunod at sumusunod sa Kanya ay maging tunay na dakila. May malasakit, nagpapakabuti, at patuloy na naglilingkod. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak noong lubusan niyang tinatanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman pisikal, man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong
ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ipinahayag namin ang may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Yet minabuti niyang siya ay ipanganak sa birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at buwan ang
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh.
Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan ng Setyembre ay pinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Paris Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Paris Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o scan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay sanawang umiral at umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka Yeah.